Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Hello! Ako si Dr. Hilda Ong, ang inyong agarang servicio lady. At ako naman ngayon may itatanong ako sa inyo. Kayo po ba ay laging sinisipon? O kaya naman ay masakit ang iyong ulo? Dahil ang unang ire-recommenda ko sa inyo ay gumamit kayo ng Tai Chi Ginger Rub. At huwag niyong gagawin priority yung pupunta kayo sa inyong cabinet, sa inyong o magbubukas ng drawer para lang maghanap ng pain reliever. So ngayon, ang Tai Chi ay naglabas ng isang produkto na talagang nababagay sa atin. At the same time naman, ito ay napaka portable na pwede mo ilagay sa bulsa o sa iyong bag, pwede mo baunin. Dahil talaga minsan hindi natin maiwasan kapag tayo nasa labas, katulad ako bilang isang broadcaster. So kailangan kong umattend ng mga press conference o kaya naman pero sa loob ng isang araw, ang dami kong meeting. So ano nangyayari? So minsan ang pinapasukan ko may aircon, lalabas ako, syempre hanapin ko yung sasakyan. So nasa araw na naman ako, tendency talagang nakakaramdam ako ng sakit. Okay naman sa panahon ngayon na tag-ulan. Minsan, bigla na lang bubuhos ang ulan, di ba? So, ano nangyayari? Di ba, marami nakakaroon ng trangkaso. Marami sinisipon. So, ang Tai Chi ay meron ng isang magandang produkto na pwede niyong gamitin. Ito ang Tai Chi Ginger Rub. Ito, meron po siyang dalawang size. Ito, pwede ito pang bahay, pang opisina. Ito naman ang pwede niyong baunin sa iyong bag na bit-bit nyo lagi, baunin nyo to lagi. Pero ano bang meron dito? Kaya kasama ko po si Miss Isabel Nieto at siya naman ang magsasabi bakit ano meron dito at bakit talagang mula nung nasubukan ko na to, talagang baon ko to. Kaya parang sa akin, hindi ako nagbabaon ng gamot pero ito ang lagi kong dala. Magandang araw, Miss Isabel! At kasi meron nagbigay sa akin ito. Nung unang gamit ko, siyempre nung una, nung binibigay sa akin, sabi ko, ayoko. Kasi baka mamaya, alam mo naman, ayaw naman namin ng, yung sinasabi, ay, ang baho mo, maamoy ka o amoy matanda. Kasi di ba, lagi ako nasa labas, maraming pagka-meeting. Pero nung nasubukan ko, ay wala. So, ano ba talaga meron dito? Ayan, bago ko po sagutin inyong tanong, ay magandang araw po muna sa inyo, Doktora. At magandang araw po sa lahat ng nanonood sa atin. Gusto ko kanina yung sinabi nyo, Doktora, yung masakit ba ang ulo nila? Ayan, kasi lahat halos tayo, no? Nakakaranas ng sakit ng ulo at may iba't ibang klase ng sakit ng ulo. Lalo na tayo sa ating karira, no? Marami tayo stress headache, no? At ang karaniwan nga, tama po kayo, karaniwang pinupuntahan natin, ang pag-inom ng mga gamot. Konting sakit ng ulo, inom. Paiba-ibang panahon, ayan. O kaya, sakit ng ulo mula sa sipon. Ang dami natin, o sa isang sakit. Ang dami po nating nararanasan ng sakit ng ulo, ano. Kaya nga, yun, sabi nyo nga po, huwag tayong basa-basa pupunta sa ating medicine cabinet at inom ng inom mo. Tama po yan, kasi usually masakit lang ang ulo mo eh. Pag uminom ka ng pain reliever, systemic yung effect niyan eh, buong katawan mo. Samantalang sakit lang ng ulo ang meron tayo. Kaya nga sabi ko nga po ngayon, nagba-back to basic tayo, ano. Siyempre, kung saan lang po masakit, doon natin lagyan. Yan nga po, nasabi nyo kanina, may mga bagong produkto na pwede namang ipahid-pahid, ano po, para hindi na po kailangan nating uminom ng mga pain reliever. Ayan, sabi nyo nga po kanina yung ating Tai Chi Rub, ayan, na may ginger. So, ito pong Tai Chi Rub po, ayan, nag-iisang rub po, actually vapor rub siya, na meron pong luya o ginger, ayan. So, ito yung rub na iba to kesa sa yung mga nakasanayan natin nung maliit pa. Kasi ito, may ginger, which is
ano ba talaga na idudulot ng ginger? Mm. Ayan, bali po, ito, sabi nga ni Doktora, no, siya ay isang Vaporub din kasi po ang sangkap niya ay kagaya ng mga Vaporub na nakasanayan na natin gamitin. Ang ginawa po natin, dinagdagan natin ito ng luya. Ayan. So sabi nga natin kanina, para saan ba ang luya o yung ginger rolls mula dito? It's an anti-inflammatory, no? May effect din po siya. Yung menthol kasi kung congested yung ilong mo. Kasi ako karaniwan, nagkakaroon ako ng sakit ng ulo pag magkakasipon ako, no? Kasi congested yung sinuses natin. So nakakatulong po yan na lumuwag ang paghinga natin. At 'di ba, kanina nabanggit natin, meron tayong Thai chili liniment, 'di ba? So kami po, yung Thai chili liniment, baka sabihin nila, pwede rin nilang gamitin sa kanilang ano, no, ulo o sentido pag masakit po. Actually, hindi po talaga namin nire-recommenda yung Thai chi na liniment natin, ginger man yan or chili, na ilalagay sa bandang ulo natin. Bakit po? Kasi ito ay liquid, ano? Oh, liquid. So, mayroong tendency na so, mag-drip. Ito yun. Yes. Baka po mag-drip sa mata natin, mahihilam po kayo. Ito yung Thai chi ginger liniment. So, ito, maganda to sa katawan. Pero kung sa sakit po ng ulo, maganda po itong Thai chi ginger rub. So ilalagay po natin ito dahil ito po ay medyo ano po siya, ano ba tawag dito, rub po siya ang form niya. So pag po nilagay natin, hindi po siya tutulo sa ating mga mata. At ito po, pag nagmamasahe talaga kami, minsan kasi, di ba, yung sakit ng ulo mo, kailangan mo lang imasahe yung iyong sentido, yung part na masakit. So, kasi po, actually, maraming klase ng sakit ng ulo eh. Depende po sa location dito sa atin. Meron sa mata, di po ba? Meron yung sa sipon, ayan, meron sa sakit. So, pero po mainam dito, dahil nga po ito ay rub na may menthol, ayan, na nakaka-decongest. At meron din pong luya. So, kung minsan, yung mga sinuses natin, ano, nakakatulong din po yan. At saka, syempre, panghagod, ano? Napakaganda, haplos nga po ng pagmamahal, eh, di ba? Pagka nilagay natin. So, sabi ko nga rin kanina, ito po ay ang nag-iisang rub na merong kasamang luya. Para saan ang luya? Kasi hindi lang sa sakit ng ulo to, ano? Usually, maganda siya. Pero sa mga bata po na may kabag, ayan, pag po yung mga oo, pwede natin ilagay sa kanilang tiyan at hilut-hilutin po natin. Ay mamaya po, ilalabas na nila yung masamang loob nila. O hangin po, pwedeng lumabas. At maging po, again, sa mga bata, limbawa, kinagat ng langgam or merong pantal, nilagay po natin to, sabi nga natin, anti-inflammatory, ano? So, iimpis po siya, mawawala yung pamamaga mula po dun sa pantal na kinagat. So, pwede rin po siya. So, maraming po, ano pala? Yes. Kahit po yung mga bata, di ba, minsan bago natin paliguan, gusto natin mainit yung likod muna, pwede po nilang i-rub din sa likod nila. Kapag sila ay sinisipon, pwede i-rub ni Mami dito sa may ano yan? Dibdib, oo. Sa may bandang mata, no? Kasi yung mga bata malikot din eh. Baka Pero sa dibdib lang, kasi naaamoy na po nila yan eh. Oo, basta hindi magalaw. Iba ano ng bata. Oo, magalaw ng bata. Actually, sabi ko nga kanina, pati sa kabag, ano, pwede yan. Imamasahe nila. Siguro naman, nagtataka kayo kasi nakikita po ninyo na pinapakita ni Isabel itong ginger wrap. Baka akala ninyo kung konti lang laman. Kasi kanina, ginamit niya to kasi nakita ko na meron siyang isang palanggana na mainit na tubig. Tapos nagtaka ko, ano ba ginagawa ni Isabel? So, kumuha siya ng kutsara at talagang kumuha siya at nilagay niya doon. So, pinapanood ko lang siya kung ano ba ginagawa niya. So, ano yun? Actually, yun yung sinasabi ko, no? Tawag natin yan dito sa Tagalog, yung parang soob siya. Actually, kahit nung olden times na, ano, yung mga, nung unang panahon, ginagamit din siya as relief ng mga may sakit, kagaya may sipon, may ubo, masakit ang ulo, or may flu. Yan po yung ginagamit nila dito sa atin sa Pilipinas, tawag niya sa Tagalog, suob po eh. So, nakita niyo po, ano, sa palanggana, may tubig na mainit. Nung nilagay ko yung Thai chi na ginger rub, nakita niyo, nag-melt, ano, natunaw siya. And then, nakita natin yung amoy at yung aroma. Actually, yun yung nakakatulong eh, para mawala yung sakit ng ulo natin. And yung congestion, mula po dun sa ating sipon. At yung init, di ba? Usually kasi may lagnat yan eh. Or may masamang pakiramdam. Yung po yung nagbibigay ng body heat din sa atin. Yung init mula po dito. And then right after, usually, kahit ako nung bata ako, ginagawa sa akin yan. Pagkatapos mo, parang pinawisan ka na. Nawala na yung sipon mo. Nagiging better po yung pakiramdam natin. Kasi nung araw, ano po, kung mayroon tayong ubo sipon, wala pang nebulizer noon. Naalala nyo. Oh, wala pang mga nebulizer at that time. So parang yan yung unang ginagamit natin. Pero ako, naniniwala ako, maganda, balik din tayo muna sa mga ganun eh, no? Lalo na sa panahon ngayon, huwag muna kayong bibili ng mga pang sipon na gamot.
lalo na, di ba, yung iba nakakaantok. About work, kung kayo ay nagmamaneho. So, yung iba po, ano, may steroids pa nga, eh, di ba? Yung ibang mga gamot na nilalagay doon. So, kung hindi naman po ganun pakalala, na pwede pa nating mapigilan, ayan, siguro, that's yung basic na pwede nating gawin. O first aid sa bahay, ano, pwede nating gawin. So, ito ang pinaka-first aid ninyo, hindi yung gamot. Kasi, siguro kung talagang as in sobrang grabe na, unahin pa rin niyo pumunta sa inyong mga doktor. Huwag po kayo magsi-self-medication kasi meron din na mga gamot na pang sipon na meron siyang, kung meron ko yung high blood, meron mga certain gamot na pang sipon na hindi po pwede sa mga may sakit sa puso. Yan ang tandaan po ninyo. Bawat gamot na inumin po ninyo, ikonsulta muna sa doktor. Pero ito, hindi na nyo kailangang kumusulta sa doktor kasi ito ay ipapahit-pahit lang dito sa may gilid o kaya dito sa lalamunan, dito sa ilong, di ba? Tama po, dahil hindi yan iniinom, ano? Oo. Hindi po systemic yung effect niya sa atin. Agree po ako. Kasi hindi lahat kagaya ng iba, sinisipon, tapos iinom ng mga pang-colds na hindi nila alam nakakaantok magdadrive or mag-ooperate ng machine. Kasi nga, ang bilis-bili nito eh, tsaka medyo mura lang po siya, no? So, yun yung ginagawa na, pero hindi nila alam yung side effects. Or, sabi nyo nga po kanina, no, may contraindication siya, no? Meron ding mga gamot na hindi compatible sa isang gamot na hindi tayo aware. Pag pinainom pala natin, may mangyayari sa atin. So, yun po yung hindi alam ng mga kababayan natin. Saka ito, kapag ikaw ay nag-grab dito sa may dip-dip mo, dito sa may lalamunan, dito sa ano, for sure masarap ang tulog mo, di ba? Na-arrest po without even taking ng mga gamot na, tsaka sabi ko nga kanina, no, dito lang naman masakit eh, hindi naman buong katawan eh. So dapat po, yun lang yung mga, kung saan lang lugar na masakit, dun lang po tayong mag-a-apply. Yun. Mas konti po side effect nun. Actually, wala nga eh. Dahil nare-relieve ka from congestion o sakit ng ulo o kung may flu po kayo. So, ilan sizes ang meron sa ginger rub? Sa market po natin, meron tayong dalawang sizes. Ngayon, we have the 10 grams. Ito po. Yan ang 10 grams. Ito po yung 10 grams. So, ito very handy. Pwede nilang ibaon, ano, ilagay sa kanilang mga bag. Yung mga mahihiluhin, nagbabiyahe, madalas masakit ang ulo, pwede nyo po ito. Actually, ako yung mother ko. Laging meron ito sa kanyang bulsa. May kagatin siya ng mga insekto eh. Pag kinagat siya, ilalagyan niya agad. Ito po yung ginagamit namin, yung Tai Chi na rub. 10 grams, nakabulsa lang. Di ba yung mga nanay natin, ako yung mga lola-lola, mga nakaduster, tapos merong bulsa o nakalagay lang doon. Ito po. And yung isa po natin, kung gusto nyo naman pong mas malaki, o ito yung pang bahay. Oo, yung nasa tabi ng kama. Ayan. Ito naman po yung mas malaki. Ito po yung Tai Chi rub. 20 grams naman po ito. So kapag ka 20 grams ang binili nila, compare sa bibili sila ng dalawang 10 grams, mas makakaminos sila. Apo, mas makakaminos po sila. Mm-hmm. Ayan. At saka po syempre, no, hindi ka mabibitin. O dire-diretso yung kanilang paggamit. Oo, pero ano naman to? Mas matipid to, konti lang eh. Talagang, alam mo, meron akong pinuntahan na dalawang restaurant at actually kilala ko yung tao. Nung nag-order siya, ako naman naghihintay ng waiter. Alam mo, nung nakita ko, nagkumuha siya mula sa bulsa niya at nakita ko to. Tapos pinapahit-pahit niya. O hindi lang isang doktor nakita ko ha. Tapos nung one time naman, nandun ako sa Quezon City Sports Club. Tapos nakita niya na meron akong hawag na ganito. Sabi niya, oh, bakit meron ka niyan? Nagbebenta ka ba? Sabi ko, hindi. Nag-ano lang kami, pinag-uusapan kasi sabi ko, maganda. Inaano ko lang sa kasama ko. Tapos sabi niya sa akin, doctor daw siya, surgeon siya na isang ospital. Tapos yung misis din niya, alam mo, yan ang ginagamit namin, Tai Chi, ang galing nito. Yung siya, dalawang doktor na yun, ha? Oh, kasi kahit sila, no, bumabalik din sila sa basic, ano, topical din po yung mga ginagamit nila. Actually, may isa ako naisip ka nang sinabi yung iba po kasi ang ginagawa, bumibili nito, tapos meron nito. If gusto nilang magbiyahe, minsan nilalagyan nila yan. They just use mga popsicle sticks and then pinupuno nila yan. Yan ang baon nila. Baon-baon nila sa mga biyahe po. Tsaka yun, kagaya nun, ano, nasa bulsa lang. Very handy po. So, kung nahihilo kayo or magbabiyahe kayo,
Yan, pwedeng-pwede nyo po, dudukutin nyo lang sa bulsa nyo. So, ibig sabihin, pagka bumili yung unang beses, 10 grams, pwede na. Tapos, sumunod, kapag talagang na-proven mo na, talaga totoo sinasabi namin dalawa, at nagamit na rin nung, sa bahay, either mother mo o lolo mo, siyempre, bibili ka ng isang malaki. Itong iiwan mo sa bahay, at kapag ito naubos, pwede ka na mag-refill. Oh, diba? Tsaka tingin ko kaya rin sila nagagandahan, ano? Actually, dahil siguro nagagamit, nakakagamit din sila ng mga Vaporub, ano? So, sabi ko nga po kanina, Vaporub din siya. Oo. Kagaya ng mga ima na nandito. Pero hinaluan pa ng luya. And actually, sa totoo lang po para sa akin, ha, yung luya ay nag-a-add din ng aroma, no? Yung bango, kaya hindi siya mukhang hindi amoy na, sabi nga natin, amoy matanda or hindi masyadong maganda yung amoy. So I think yun din yung nagustuhan ng mga karaniwan ng mga customers na nakakausap namin. O kasi bihira ako makakita na doktor na talaga nagbabaod. Hmm. O diba? Ibig sabihin, unang-una, siguro ginhawa, pangalawa, handy, pangatlo, walang amoy. Correct. At effective ang pinaka-ano. Yun, kaya meron sila nito. O ako, naalala ko nga, pag field trip ng anak ko, alam na nila, Ma'am, ha, lalapitan ako. Siyempre, mga bata, mahiluhin sa biyahe. Tapos ang biyahe, ang tagal, ano. Alam na nila na may baon ako na ganyan. So ako yung pinupuntahan nila. Kapag may nahihilo doon, ayan, yan ang binibigay nila. So sabi nga namin, ano, hindi lang ang matatanda ang gumagamit nito, even mga bata. Hindi lang yun. Meron pa akong kaibigan na talagang ito rin ang ginagamit niya. Eh, hindi lang sa kung nahihilo siya. Kapag kasi ay pumapasok sa mga public toilet at ubod ng baho, ito daw, kukunin niya muna to. Tapos ang gagawin niya, itatapat daw niya sa ilong niya. Papasok siya hanggang sa makalabas. Wala daw siya naamoy. Diba? Yan ang isa pang magandang paraan. Oo nga. Siguro nga rin yung mga nagpo-public transport, ano? Yan din yung pwede nilang gamitin. Lalo na yung traffic, siksikan, ayan, MRT, LRT, ano? Siksikan, ano? And even kahit nagbabasta. Kahit nga po ata nag-jeep, eh, no? Mas nakakahilo. Dahil nga mainit, ano? So, makakatulong po sa kanila yan. So, pagka ano naman, siyempre, ang tanong nila, saan ba sila makakabili? Hindi ba ito mahirap hanapin? Ay nako, hindi po siya mahirap hanapin. Mabibili po siya sa mga leading drugstores natin dito nationwide. Sa Mercury po, pumunta po kayo, ay available po yung ating Tai Chi Wrap. At saka actually, yung iba pa po natin na products ng Tai Chi ay available po sa Mercury Drug. Ang Tai Chi Wrap ay ang nag-iisang wrap na mayroong kasamang luya. So, kagaya po ng ibang mga vapor wrap sa market, ito naman po ay ang nag-iisa na mayroon namang kasamang luya. So, tamang-tama po itong gamitin para po sa ating ulo. So, kung po masakit ang ulo natin or minamasahe natin yung ulo natin, mas nire-recommenda po namin na gamitin natin yung Tai Chi Ginger Wrap. Hindi lang po sa masakit ang ulo to pwedeng gamitin, maaari din po sa mga bata na may kabag or sa mga pantal kung katayo po ay kinagat ng insekto. Ayan, dahil po ang Tai Chi ay may ginger, ang ginger po ay may ginger rolls na nakakatulong po na magpatanggal ng pamamaga or anti-inflammatory po yung effect niya para po yung pantal ay mawala. So very effective din po yan. And even sabi po namin sa mga bata na may ubo or may sipon, ipapahid lang po sa kanilang dibdib o sa kanilang likod ay maaari din po. At doon po sa iba na parang nilalagnat or may flu tapos malamig na malamig po yung kanilang mga paa, ayan, pwede po nating pahiran yung mga paa nila para po mabigyan sila ng body heat o init po ng katawan. And ang Tai Chi Wrap po ay mabibili po sa lahat po ng Mercury Drugstore nationwide. At ito po ay may dalawang preparation. Meron pong 20 grams and 10 grams. Para po masuot po sa inyo kung gusto nyo pong ibaon sa pagbiyahe nyo po, pwede nyo po gamitin yung 10 grams. At kung naman po sa inyong bahay, ay mas mainam pong gamitin natin yung 20 grams. Yan. Again po, ito po ay mabibili sa lahat po ng drugstores nationwide sa Mercury Drug po na meron naman sa atin.